Good evening po. Welcome sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ako si Ma'am Rose. Ngayon po ay ating discuss ang katanungan ni Maylord Robelo. Doc, bakit po ganun? Nagpa-check up po ako, nagpa-x-ray ako, meron daw akong pneumonia. Binigyan ako ng antibiotic, pero hindi ako gumaling. Dalawang buwan na akong inuubo pa rin. Nagpa-x-ray ulit ako, meron po ako, Doc, na lumalaki yung kanang baga ko. Pina-CT scan pa ako. Ngayon po, ang tanong mo, kaya hindi nawawala yung ubo mo, ay nakita sa x-ray, nagpa-CT scan ka pa na lumalaki yung kanang baga mo. Ngayon po, alam nyo yung katawan po natin, meron tayong built-in security system. Halimbawa, yung ating ilong at saka yung daanan ng hininga doon sa ating baga, merong sumasala sa germs sa mga hangin nating nalalanghap. Na para panatilihing malinis ang ating baga, hindi tayo magkaroon ng infeksyon. Pero maraming beses, ang mga mikrobyo ay nakakapasok sa baga, nag-cause ng infeksyon. Ang isa dito ay pneumonia. Ang pneumonia pa naman, ito po ay contagious. Kaya ngayon, pagka ang ating immune system ay humina, magkaka-infection ang baga mo. At pagka mahina ang ating immune system, hindi niya nasasala yung mga germs na pumapasok sa ating ilong at sa ating baga. Ang pneumonia, isa sa common lung infection. Sanhi ng germs tulad ng bakterya, viruses, at fungi. Ang most common type po ay yung bacterial pneumonia. Ito ay tinatawag nating pneumonococcal pneumonia. Pag yung mga streptococcus, ito ay nag-spread yan sa pamamagitan ng pag-ubo-ubo at yung katabi mo, pwede mong mahawaan. Kaya pag ang mga bakterya na to nakarating sa baga, yung supot ng hangin, yung air sac, yung alveoli, ay mamamaga at mapupuno ito ng plema. Kaya nahirapan kang huminga at nababawasan yung oxygen level sa dugo na ang ito pong uri ng pneumonia na to ay may kasama pang chest pain, hirap sa paghinga, at ang pag-ubo mo, sumasakit ang dibdib mo. At nagpapawis ka ng malamig, at ang ubo mo ay may plema, at nagiging worse, tumataas pa yung lagnat mo, nanginginig ka, nanghihina ang katawan mo, at saka ito po ay kailangan daling ka sa hospital sa ganito. Alam niyo po kasi ang pneumonia, apektado talaga yung baga natin, yung lung capacity natin. Kasi po ang pneumonia pwedeng mag-cause ng damage sa baga mo. Kaya pagkala na pagsibir ang pneumonia, yung lung capacity mo ay nare-reduce, yung muscle ay ng baga mo ay manghina, at talagang ikaw ay hinang-hina ang katawan. Kaya ang mga danger sign po ng pneumonia, meron kang ubo, tapos ang plemang lumabalabas sa'yo ay kulay green, yellow, minsan merong bloody mucus. Nilalagnat ka, nagpapawis ka, at nanginginig ka, giniginaw ka, kinakapos ka ng hininga, mabilis, and shallow breathing, at parang sinasaksak yung dibdib mo, at nagiging worse ito kapag ikaw ay inuubo, nawawalan ka ng ganang kumain, wala kang lakas, at parang pagod na pagod ka. Mag-take ka ng vitamin C, ito'y powerful antioxidant, para lumakas ang natural defense mo, huwag humina ang immune system mo. Kasi ang vitamin C, tumutulong sa production ng white blood cells, tinatag nating lymphocytes and phagocytes, para protektahan ang katawan mo sa infection. Kaya nga po, ang vitamin C supplement, nakakatulong sa katawan po natin para malabanan ang maraming karamdaman, kasama na po dyan yung ubo, sipon, pneumonia,
COVID-19, pag ganun din po yung cancer. Ang vitamin C po natin, water-soluble vitamins, at pwedeng inumin ito 30 minutes bago malmusal para madaling matransport sa ating dugo. Meron siyang sodium content kaya to prevent stomach upset. Kung gusto niyo pong umorder nitong ating food supplement na vitamin C, pwede po nyo akong i-chat sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Bigay nyo yung pangalan, address, at cellphone number para ma-deliver sa bahay nyo. Ito po yung cash on delivery. Ngayon, ang problema mo, lumaki yung baga mo. Ang paglaki po ng baga, maring nabarahan yung air passages o yung supot ng hangin kapag meron kang pneumonia. Dahil sa infection sa baga mo, hindi na elastic kasi po yung baga natin, di ba nahawakan nyo yung baga ng baboy, baga ng baka, di ba malambot yan, di ba? Pagka linagyan mo ng hangin, nag-e-expand yun. Ngayon, kapag nagkaroon ka ng sakit na pneumonia, maring magbara, mayroong blockage doon sa air passages, sa supot ng hangin, kaya nagiging less elastic sila, napipigil yung paglabas ng hangin sa baga mo. Ngayon, kapag lumaki yung baga mo, pag ang lung volume mo ay higher than normal, it means na to maaaring meron kang too much gas in your lungs. Kaya ngayon, pagka merong natrap na gas dito sa baga mo, lumalaki sila. Kaya nga nangyayari ito pag nagkaroon ka nga sakit na bronchitis o kaya nga po yung pneumonia. Para huwag kang manghina, mag-take ka ng Super B Complex, pampalakas ng katawan niya sa mga taong mayroong sipon, lagna, trangkaso at na COVID. Dahil po yung ating Super B Complex, 8 B vitamins yan, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, and B12. Ito'y napakahalagang vitamina para sa overall bodily function natin. Ito po'y merong direct impact sa ating energy level, brain function, and cell metabolism para yung kinakain natin maging source of energy natin. Ngayon, i-take mo yon mga isang tableta bago ka kumain, isabay mo na sa vitamin C. Once a day lang naman yan. Kaya ang alam mo yung maximum amount ng hangin na naho-hold ng ating baga ay about 6 liters. Mga 3, yung tatlong 1.5. Yun, tatlong 1.5 yung nilalaman na oxygen ng ating baga. Alam mo, pagka nag-edad ang tao ng 20 hanggang 25, nag-mature na yung kanyang baga. Pagka nakarating na sa edad na 35, ang function ng ating baga ay nagde-decline. Minsan, lalo na kung meron kang bisyo, paninigarilyo, o kaya na-expose ka sa polluted na lugar at maruming hangin. Manonotice mo na nahihirapan kang huminga, kinakapos ka ng hininga, kaya kapag naramdaman mo na kinakapos ka ng hininga, madali kang mapagod, kausapin mo na yung doktor mo. Maring ito'y sign na meron kang sakit sa baga, hindi lang ito normal process ng pagtanda. Maraming natural na pagbabago pagka nagkakaedad ka, nagde-decline yung lung capacity mo. Yung muscle tulad ng diaphragm natin, humihina. Yung lung tissue natin, pinapanatili niya yung airway na open at para ma-maintain yung elasticity. Pero pagka po yung ating mga daanan ng hangin ay lumiit, mangyayari, nagiging madali tayong kapusin ang hininga. Kaya ngayon, ang paghina ng ating baga, ito'y normal part ng aging process. Kaya dapat manatili kang healthy as possible, maging active ka, nag-exercise ka every day, walking exercise, ganon. Huwag kang magbisyo tulad ng paninigarilyo. Number one, nakakasira ng baga yung paninigarilyo at exposed ka sa pollution.
lalo na po yung mga jeepney driver na lalanghap yung mga usok, tapos yung bahay po ninyo ay dinadaanan ng mga sasakyan. Ang polluted area daw po yung Quiapo. Yan. Sa bahay mo, bintana, bukas, ang pumapasok ng hangin ay mga usok galing sa sasakyan. Kaya ngayon, mga protektahan mo, palakasin mo yung baga mo. Alam mo, nakakatulong po yung crystal oil. Ako pagkatapos kong maligo sa umaga o sa gabi, hinahaplasan ko ng crystal oil yung dibdib ko. Meron siyang cooling effect dahil sa menthol at nakakalis ng chest congestion kung meron kang sakit sa puso o may plema ka sa baga. Kung nananakit ang mga kasukasuan mo, may rayumaka, tapos naniniga-stiff neck ka, may muscular pain ka, may leg cramps ka, may aching feet ka, masaktan likod mo, masaktan ulo mo, nangangalay, nare-relieve yung pain sa mga irritation sa katawan, mga pilay, mga pasa, nabukulang ka. Pagka nananakit ang lalamunan mo, barado yung ilong mo, nakaka-relieve ito ng asthma attack, cough and cold, at saka stomach ache. Basta langhapin mo lang, magpataka ng crystal oil sa palad mo, langhapin mo yan, nakakalis ng bara ng ilong, no? Pampaganda ng circulation ng dugo, pantanggal ng sakit ng ulo, pati pagkahilo. Available yan sa Patnubay kung gusto nyo magpa-deliver. I-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Alam nyo po yung ating pong yung spirometry, ito isang diagnostic test para mag-provide ng different measure ng lung capacity mo. Kaya kung meron kang itong spirometry na to, ay tinitingnan yung breathing mo. Kung ito ang nag-i-improve yung lung function mo, ginagamitan ka ng spirometry. Mini-measure nila yung lung capacity mo. Kaya nga po yung ano yung sabi po ng mga expert ang right lungs ay mas maikli kaysa dun sa left na baga mo kasi dun sa right lungs right side mo nandun yung atay natin para magkaroon ng space para sa ating atay kaya yung right lungs natin shorter kaysa dun sa left sayo. Malaki ang right lungs mo. Ang normal, maliit lang ang baga natin dahil para magbigay ng space sa ating atay. Kasi sa ilalim ng ating baga, nandun yung ating atay. Yung namang ating left na baga ay makipot, no? Dahil para magbigay ng space sa ating puso. Kaya typically, ang ating pong baga, ang baga ng lalaki mas nag-hold ng maraming hangin kesa sa baga ng babae. Kaya nga po, kailangan po natin ng hangin para tayo makasurvive. Kaya nga po yung amount of air na nalalanghap po natin, ito po ay kailangan para manatiling malakas yung ating baga. Kailangan na-expand yung ating baga. Ugaliin po natin, pagising mo sa umaga, mag-inhale, exhale ka. Pasok ang hangin sa ilong, itaas mo yung balikat mo. Kahit na po several times a day, no? Itaas mo yung kamay mo, hinga ng malalim. Tapos i-release mo yung hangin, ilagay mo sa side yung kamay mo, no? Basta hinga ka lang na manatili yung baga mo na meron sapat na hangin para nag-expand yung baga natin, huminga ka ng malalim, makakatulong. Kaya maganda talaga para ang ating baga ay manatiling healthy, ang bahay po natin ay well-ventilated. Meron tayong mga bintana na secured tayo na merong in and out na hangin na pumapasok sa ating bahay. At para malinis yung hangin nating nalalanghap, magkaroon kayo ng puno, no? Tulad po na sabi ko, dito sa bahay ko, dito sa Las Piñas, sa bahay ko ay merong nakapaikot na puno. Harap at likod, may manggang punong malalaki. Merong duhat, merong chiko,
merong mga santol, tapos so ay merong abogado, merong saging, no? Parang ano din, parang probinsya din, bukod po dun sa mga halaman na nasa paso, no? Kaya yung terrace, punong-puno ng halaman, bawat bintana, ay meron akong nilagay na mga paso na may mga halaman para nasasala nila yung hangin. Kaya napakahalaga yung hangin nating nalalaman. Kaya tayo nabubuhay dahil sa hangin. Sabi nga, pwede kang mabuhay ng 3 araw na hindi kumakain. Pero 3 minuto na walang pumapasok na hangin sa baga mo papunta sa ating utak, mamamatay tayo. Kaya napakahalaga po na meron piliin po natin na meron tayong well-ventilated na bahay. Tapos kung wala man, pagsikapan mo na manatiling malinis ang kapaligiran mo, at kahit gano'ng kalit ng bahay mo ay maglagay ka ng halaman, no? Lalo na pag summer ay sobrang init sa Metro Manila. Paalala mo na po sa ating activated charcoal, ito yung natural remedy as a home treatment sa mga digestive problem, mga food poisoning, mga LBM, diarrhea, sa kabag, sa sinisikmura, digay ng dighay, maasim ang sikmura, at bad breath. Ang activated charcoal natin, ang sabi, nagpo-promote ng healthier digestive tract dahil pina-flush out niya yung mga toxin, nag-create ng toxic burden sa ating katawan. Kaya ito pong ating pag-inom po ng activated charcoal, kanya pong sinisip-sip yung mga virus, mga bakterya, ma-impression sa ating bituka at sa ating dugo. Kaya activated charcoal po isang potent natural treatment para i-flush out yung mga, hindi ma-absorb ng ating katawan yung mga toxin. Maganda kung na-drug overdose ka, tapos uminom ka ng alak to prevent hangover. Kung nalason ka, ay pipigilan po ito ng activated charcoal. Available po yan sa Patnubay sa Kalusugan. Alam nyo po yung right lungs natin, na sabi ko, ay mas malaki kesa dun sa kaliwa. Since ang heart natin nakatagilid sa left, kaya yung left lungs mo ay smaller, para medyo nakatupi yung left lungs mo para nga magbigay ng space para maka-accommodate yung ating baga. Kaya ngayon ang ating pong baga, ang kung kakalatin mo yung baga mong ganun, i-spread mo, kasi laki daw po ng tennis court ang laki ng ating baga. Kaya 70% ng mga dumi na-eliminate in a form of waste gases like carbon dioxide sa ating baga. Merong maliliit na supot ng hangin na nagkakaroon ng gas exchange doon sa alveoli. Pasok ang oxygen, labas ang carbon dioxide. Kaya kailangan po nito ay nakakainom ka ng maraming tubig. Kasi po ang ating baga, from the time na umihinga tayo sa loob po ng isang araw, isang tasa ng tubig ang nawawala sa ating paghinga ng in and out sa ating baga. Kaya pag nagda-dry na yung lips mo, nauuhaw ka na, at hindi ka umiihi, konti lang ihing nilalabas mo, ibig sabihin, hindi ka nakakakuha ng sapat na tubig. Importante sa baga natin, nakakainom tayo ng tubig. Dahil yung pag-inom po ng tubig, ito'y nananatili yung mucosal lining ng baga mo na manipis, kasi para hindi ka mag-function na mabuti ang baga. Kasi pag kulang ka sa tubig, yung mga plema ay palapot ng palapot, no? Kaya ngayon, inom ka ng sapat na tubig para yung mucus lining ng iyong airway, ng iyong baga ay manipis. Kasi nga po, kapag kulang ka sa tubig, ang mga plema ay nagiging malapot, nagiging sticky. Kaya susceptible ka sa infection, susceptible ka sa respiratory problem. Tubig lang. Lagi kang may baon na bottled water.
lagok-lagok ka lang, di naman automatic na ubusin mo yung isang bote. Basta mabasa lang yung lalamunan mo, no? Basta inom ka lang ng tubig. Paalala po sa ating calcium magnesium, ito'y supplement na pampalakas ng ating buto, nagpapamaintain ng cardiovascular system at mag-transmit ng nerve impulses. Ang calcium magnesium po ay nagre-regulate ng muscle function na pi-prevent yung muscle cramps. Ang calcium isang natural remedy sa pagkahilo at pang-iwas sa osteoporosis. Ang calcium magnesium na iwasan ng bone loss. Ito po ay tumutulong din ng calcium sa pag-release ng melatonin. Kinakailangan ito para masarap ang tulog mo. Pag kulang ka sa calcium, ang katawan mo hindi makapag-release ng enough na melatonin, na ito'y naturally occurring hormone, nagre-regulate ng asin tulog, ito po'y pinuproduce sa brain. Kaya ngayon, available po yung calcium magnesium sa Patnubay, sa Kalusugan. Kung gusto nyo magpa-deliver, pwede nyo po akong i-chat sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Paano nyo gagamutin ang lumalaking baga? Siyempre, depende ito sa severity o paglala ng baga mo. Kaya lalo na kung meron kang history ng pneumonia. Ang ginagawa po yung bronchodilator, merong mga medication na nire-reseta po ng doktor para ma-relax yung muscle ng baga at bumuka yung airway, yung bronchi, at para ito po isang long-term treatment para yung lalo na po pag ang yung daanan ng hangin ay kumipot at lamaga, meron kang common lung condition like asthma o nagkaroon ka ng history ng pneumonia dahil po sa infection sa baga dala ng pneumonia, pwedeng mamaga yung daanan ng hininga mo kaya nahirapan kang huminga. Ngayon, ang mag-inhale ka ng moist air, no? Mag-steam inhalation ka, magpakulo ka ng tubig, tapos yung kumukulong tubig na ngayon, singhutin mo yung singaw niya, magsuob ka. Samahan mo ng pag-inom ng warm water para ma-loosen up yung mga congestion, yung mucus sa daanan ng hininga mo para hindi ka hirap huminga. At pagka naligo ka, hot steam shower, no? Yung meron kang hot shower, yung steam nun, mainit na tubig, makakatulong ito sa inyo, no? Mag-stay ka ng sometimes sa steam room para mabaklas yung plema. Kasi yung steam therapy, inhalation, ito'y nai-inhale mo yung water vapor, nakakapagbukas ng airway at tumutulong para ma-drain yung plema. At saka ang gawin mo rin, ang pag-ubo ay paraan ng ating natural na mekanismo ng ating katawan para mailabas mo yung toxin na tatrap sa mucus. Kaya ang gawin mo para malusin yung mga excess na plema sa baga, itry nyo po yung maglagay kayo ng fomentation sa dibdib. Magpakulo ka ng tubig, kumuha ng makapal na bath towel, i-fold mo into half, i-roll mo, hawakan mo sa magkabilang dulo. Pag kumukulo na yung tubig sa kaldero, ilublob mo yung gitna, hawakan mo yung magkabilang dulo ng tuwalya, pipigain mo, ibalot mo sa yung plastic, yung lalagyan ng basura, yung kulay itim, ilagay mo doon para makulob yung init, matagal ang init. After that, balutan mo nanto yung bath towel na manipis, tapos ilagay mo to sa dibdib mo. Ito yung nakakalinis ng baga, natatanggal yung excess mucus. Gawin mo yan, makakatulong po yan sa inyo yung tinatawag nating fomentation. Tsaka lagi kang mag-inhale, exhale. Sabi nga, inhale slowly through your nose and then exhale slowly. Yumuko ka against your stomach. Ipitin mo yung stomach mo para tapos ilabas mo yan sa bibig mo. Inhale through your nose. Tapos yumuko ka. I-release mo yung hangin against the stomach. Gawin mo yan 3 times, 3 beses, no? I-repeat mo yung inhale through your nose, then exhale through your mouth. Tapos, pahinga ka, gawin mo yan.
i-drain mo yung plema sa baga mo, ibabad mo yung dalawang paa mo sa hot water. Pag yung dalawang paa mo, alam mo lahat ng mahina ang baga, malamig ang paa, malamig ang kamay. So kung gusto mo mabaklas yung plema, ma-drain yung mucus sa plema, yung sa baga mo, ibabad mo yung paa mo sa hot water. Di ba para ba yung ano, natutulog na mantika na nasa bote, pag binabad mo sa tubig na mainit, hindi ba naliliquify yung mantika na natulog? Ganon din sa katawan mo, yung plema sa baga, para maliquify, madrain, ibabad mo yung dalawang paa mo sa mainit na tubig. Pagkatapos, maglagay ka rin ng mainit na tuwalya sa dibdib mo. Madedrain yung plema mo, sabayan mo ng pag-inom ng hot water. Alam mo yung regular exercise, nag-i-improve ng physical health mo at mental health mo. At nababawasan ng panganib ng maraming health condition, kasama yung stroke at saka yung heart disease. Ang exercise kasi, nag-i-increase ng body's breathing rate mo, maraming supply ng oxygen nakakarating sa muscle, nag-i-improve yung circulation at natatanggal yung excess na carbon dioxide na pinuproduce. Kaya pag nag-exercise ka, mabilis yung exchange ng oxygen at carbon dioxide at hindi nare-retain sa baga mo yung mga toxic gases na yan. Kaya dapat, pag meron kang regular exercise, nag-a-adapt ang katawan mo, ma-meet niya yung demand ng regular exercise. Yung muscle na to, magagamit niya yung oxygen more efficiently at saka may lalabas niya yung carbon dioxide. Kaya ang exercise ay napakahirap kung meron kang chronic lung condition kasi nga madali kang mahapo. Pero kung unti-untian mong gagawin yung pag-exercise na 10 minutes, ganon, regular hanggang umabot sa 30 minutes, 45 minutes, ito po ay nakakatulong para lumakas ang baga mo. Kaya nga po yung tapik-tapikin mo yung dibdib mo, tapik-tapikin yung balikat mo, yung mukha ka, tapik-tapikin ang likod mo para matanggal yung sobrang plema sa baga mo. Itong mga respiratory therapies, tinitikop, ginaganon yung kamay, nakakap yung kamay, tapos pinupok-pok-pok yung dibdib para yung mga natrap na plema sa baga ay matanggal mo. Kaya malaki, tsaka iwasan mo yung mga pagkain nagkukus ng maraming plema. Ang mga leafy green vegetable tulad ng bok choy, spinach, mga talbos ng kamote, pechay, iyan ay maganda para sa baga. Itong mga nutrients na yan, meron silang anti-inflammatory, antioxidant, nare-reduce yung lung inflammation, nagpo-promote ng overall health. Ibig sabihin, para lumakas ang baga, maiwasan yung inflammation sa lungs mo, magkakain ka ng maraming gulay. Mag-breathing exercise ka, magpa-oxygen therapy ka. Yung oxygen therapy po, ito ginagawa sa ospital. Kaya sana itong maikling lecture na to ay malaking may tutulong sa inyo. Kaya yung omega-3 fatty acid, meron siyang anti-inflammatory properties. Very useful ito sa management ng inflammatory like asthma, yung lung enlargement, mga autoimmune disease, ang omega-3. Napapababa niya yung panganib sa heart disease, heart attack, and stroke dahil bumababa ang cholesterol triglycerides mo dito at naiwasan yung hardening of the arteries na pre-prevent yung heart attack at saka stroke. Merong important role ang omega-3 sa utak. Ito po ay tumutulong ito para ma-improve ang brain function, nakakatulong sa memory problem, nakapang-iwas sa Alzheimer's disease, it sharpen your memory. Kung gusto niyo pong umorder nito, i-PM niyo lang ako sa aking Facebook, FB, official Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Ibigay lang yung pangalan niyo, yung address niyo, CP number, para ma-process ang delivery sa bahay mo. Custom delivery po ito, no? Sa inyo pong panonood sa akin, sa Facebook at YouTube, pwede po bang pakiclick lang po yung follow, like, and share, para ito'y lumaganap sa inyong mga kaibigan. Sa aking YouTube channel, paki-promote po
na mag-subscribe sila sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Click po yung subscribe pati yung bell para ma-update kayo sa aking bagong video. Dadako po tayo sa ating food for thoughts bilang pagwawakas. Filipos chapter 4 verses 6 to 7. Ang sabi po ng Philippians chapter 4 verses 6 to 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ng panalalangin may pasasalamat, at ang kapayapaan ng Diyos ay hindi kayang maunawa ng tao ay siya mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Hesukristo. Kaya nga po, kung tayo po ay may connection sa Panginoon, iingatan niya tayo, ingatan ng ating isip, ingatan ng ating puso. Kung tayo nakikiisa sa Panginoon, iluhod natin ito sa panalangin. Tayo po ay naunawaan ng Diyos ang ating kondisyon. Sabi nga, call unto me and I will answer you. I will show you great things which you do not know. Magandang gabi po. Nawa po ang pagpapala at patnubay ng Diyos ang sumatin. And God bless us all.